Magandang araw po sa inyo mga kabayan. Ito po ulit si Bapa, mag-update lang dito sa ating tanim na palay. Una-una po, malapit na po tayong umani na naman. Ayan po ang ating palay. Nakikita ninyo na mga 75% na po ang magugulang sa ating palay. Eh gusto ko po sanang isagad pa ng mga 100% ang gulang ng ating palay para naman magandang tingnan kapag na nakasako na. Walang green na makikita, verde kanila yung mga binutin. Puro mga dilaw. O, bago po tayo magpagpatuloy ang ating panonood, maraming salamat po sa mga subscriber ko na walang sawang sumusuporta sa aking channel, Bapa's Farm. Ayan po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para naman po makasama na namin kayo at mapabilang na kayo dito sa Bapa's Farm na mga subscriber ko. Maraming salamat po uli sa inyo. Ngayon po, ipagpatuloy na po natin ang panonood ng ating video ng ating palay. Ayan po. Last 3 months lang po yan na nung itinanim. Ngayon po, ayan na po ang ano niya. Mga, siguro po, mga estimated ko dyan mga September 25 o 27 po, pwede na natin ipaani ang palay natin. Kaya, happy na naman po tayo. Lahat po ng mga nagtrabaho at nagpagod sa bukid na yan, masaya po sila. Ayan po, kahit po medyo marami at malaki ang gastos, pagdating po sa nakikita mo ng ganyan na pwede nang halos pwede na pong ipaani, ay nawawala po yung pagod natin. Masaya po ang lahat. Ganun pa po, si Bapa's Farm po, si Bapa, pauwi na po sa Pilipinas, 2 weeks na lang po. Uwi na po si Bapa. Si Bapa po ay magpo-for good na. Sa pagkahaba-haba ng panahon po, dumating din po ang araw na si Bapa ay magpo-for good na. Kaya sa Pilipinas na lang po tayo magkakakwentuhan, magkita. Kung may panahon kayo na pasyaran ako doon, ay antayin ko po kayo. At mag-message lang po kayo para naman po medyo nakahanda po tayo. Ganun pa man po, dito sa farm natin, hindi pa po gaano nga organize yung ating farm. Kaya po siguro, pagdating po natin, doon ay gagawin po natin lahat para maging maayos po lahat. Para pagpasyon nyo doon, ay maayos po. Ayan po, makikita po ninyo ang tinding ng ating palay. Okay naman po, maganda. Oo, ito po, ang variety po ng ating palay ay 480. Ayan po siya, napakataas at napakahaba ng mga inuhay ng palay at malulusog ang mga butil. Ayan lang po ang sarap ng isang magsasaka. Pagkahaba-haba ng inyong pinuhunan na pagod, pagdating po sa dulo, mawawala po lahat yan at magiging masaya po kayo sa makikita ninyong pagbunga at sa nalalapit na pag-ani ng ating palay na inalagaan. Ayan po. Sana po sa pag-ani natin ito ay mas dumami yung ani natin kaysa sa nakaraan. Dahil sa tingin ko po dito sa palay natin ay talagang maganda at iba po ang tinding niya ngayon kaysa nung nakaraan na
sa kong crop. Ito pong paglalagay ng palay na yan ay yan po ay first crop. Kaya pagkaani po niyan, depende po doon sa magiging plano natin pag-uwi natin kung ano po yung lalagay natin diyan, kung palay pa po o pero marami po kayong makikita ang pagbabago pag ako yung nakauwi na diyan. Ayan po. Yun pong mga plano natin na ilalagay dyan sa ating farm, makikita na lang po ninyo pag nandyan na ako. Pag inumpisahan ko na po, from start po, makikita po ninyo kung paano natin ginagawa yung mga plano natin na gagawin dyan. Sa palay po natin, gawa po ng tagulan, meron po yung pulo-pulo na hindi pa ganong magulang dahil nga sa tagulan, lagi pong nauulanan. At saka unang-una po, nakita naman ninyo nung una, yung isang banos po, yung isang hektarya, unang natamnan po ng isang linggo. Tapos yung kalahatan na, doon pa lang po natamnan, ikalawang linggo. Kaya nauna pong isang linggo yung isang hektarya. Pero magkakasabay-sabay na po yan. Ayan po, talagang medyo, kung talagang sa kagipitan po, talagang pwede na rin pong ipaani yan. Kaya lang po, iniiwasan ko po yung, may mga berde pa yung binutil. Nakakasira po kasi ng presyo yan, lalo na po itong mga buyer po ng palay, napaka daming sinasabi. Kapag magbibenta mo na, pupunahin nila yung palay mo. Kahit na walang problema, pupunahin nila. Kaya gusto ko po sana ibenta to na maganda ang butil, dilaw lahat. Ayan po, sakto po yan sa ano, sa September 25, pwede na pong ipaano yan sa nakikita kong to. Ang plano ko po sana dyan, kung hindi pa talagang pwedeng anihin, ay hantayin na nila akong dumating na makauwi para pag-ani, nandun naman ako. Para ma-experience ko uli ang anihan sa bukid. Kasi po, nung last na ako nagpaani, nag-abroad dito, ang technology nung araw, ano pa, yung bang tao ang gumagapas at yung mini thresher ang gumigiik. Yung pa po ang technology nung araw na iniwan ko. Eh ngayon po, nakita naman nyo siguro, ang pag-harvest ng palay, meron ng makina na tinatawag nilang harvester. Yun, mga Kubota, Yanmar, yan. Basta't nilusungan ng Kubota, Yanmar, ng harvester, ang iyong bukid na pwede nang anihin. Pag dumaan yun, nakasako na kaagad yung ano, palay. Napakadali po ng pag-harvest ng palay ngayon. Yan, sa luwang ng bukid kong yan po, yung bukid na natamnan na yan. Siguro yan, gigikin lang nila yan ng ano, ng mga siguro mga kalahating araw ganyan, mga bandang alas stress yan, ha? Pwede na, wala nang matatapos na yung gigikan ng pag-harvest. Napakadali po ng pag-harvest ngayon, kaya wala po tayong magiging problema. Hindi po katulad nung araw, gagapasin mo pa yan, isang araw maggagapas yung mga nagtanim ng palay. Kasi po nung araw, kung sino yung nagtanim ng palay mo na mananim, siya rin po ang gagapas dun sa tinamnan nila. Pero ngayon po, hindi na. Harvester na nga. At meron pa po yung ano, yung tinatawag nilang percentage pa ng mga mananim. Kahit ano po, kahit hindi po silang gumapas, basta't yung
depende po sa upa ng mananim. Meron po yung mga magsasaka na ang usapan may porsyento pa yung nagtanim ng palay kahit hindi pa po sila ang gumapas. Ngayon po, meron naman pong kontrata ng mga mananim na tatanungan na nila yan, pero mataas po ang bayad ng pagtatanim at wala na silang percentage kapag umani. Ayan po. Yun po kasing isang hektarya, ang magiging upa po ng isang hektarya, kung may mga percentage pa ang mananim, ay mura lang po ang upa sa tanim. Sabihin na po natin na 4,000 isang hektarya. Ganun po. Pero po yung usapan, isang usapan po na ano, na pagtatanim, na wala na silang porsyento kapag hinarvest yung palay. Doble naman po ang bayad doon. Sa isang hektarya ay 8,000 po. Ganun. Ganun ang bayad po. Pero wala na po silang percentage kapag nag-aani ka. Ayan po. Mas malaki po kasi at mas matikakatipid ka po kasi pag yung ganun na, yung kontrata wala na silang percentage. Doble na lang po ang bayad ng ano, ng pagtatanim. Ayan po. Ayan, makita po ninyo yung palay. Ayan, no? Dilaw na po. Kaya sigurado po yan sa September 25, pwede nang ipaharvest yan. Ayan po, oh. Nakikita po ba ninyo? Ayan po yung variety ng palay na 480. Kaya kahit po medyo malaki yung gastos natin, siguro naman po makakabawi naman po tayo at sosobra pa. Ayan po, malapit ng umani at eto, namimili naman sila yung mag-asawang Norbin ng itatanim na gulay sa ating farm. Ayan po yung mga, ayan po mga, ayan ay nagbebenta ng mga nakatubo ng mga binhi, mga kamatis, talong, sili. Ayan po. Itatanim na lang po ninyo yan. Wala na po kayong problema dyan. Hindi na po kayong magpapatubo ng buto para maging binhi. O, ayan po, malalaki na kagad. Ready to planting na po yan. Ayan. Ayan po ang talong. Kaya wala na rin pong kahihirap-hirap yung pagtatanim ng gulay. Bibili ka na lang, tatanim mo na lang, alagaan mo na lang. Ayan po, wala na pong hassle sa pagpupunla. Hindi ko po alam, siguro yung bawat puno ng talong na yan ay 3 piso ang isa. Ayan. 20 po. Maraming salamat po sa mga subscriber ko. Sana po lagi nyo panonorin itong ating video at lagi nyo susuportahan itong ating channel Bapas Farm Nelson. At isa pa po, lagi po kayong mag-iingat sa lahat ng oras. God bless po sa inyo, sa inyong lahat, subscriber ko, viewers ko, at lahat ng manonood sa aking channel. God bless po sa inyong lahat. At lagi po kayong mag-iingat. Ito po si Bapas. Malapit na po niyong makita ng personal dito sa farm na to. Kaya see you soon sa Pilipinas, sa Bapas Farm. Makita niyo at si Bapa na ang titingin sa ating bukirin, sa ating farm.
Oh, ayan. Tinatamnan na nila Norbin at ang asawa niya yung mga talong, itatanim na nila. Ayan po. Yan po kasing talong, mga ilang buwan lang yan. Mga 1.5 months lang yan. Pakikinabangan mo na, magbubunga na yan. Basta't sa magandang ano lang, magandang pag-aalaga. Marami na pong tanim dyan, kaya lang pa konti-konti lang. Yung pong bang tipong mamamalengke ka lang ganyan sa palengke. Andyan na po lahat, may sili dyan, mayroon pong kalabasa. Yung sinasabi po nilang bahay ko po, kumpleto na po dyan. Kaya pag yung namita sila, na malengke sila dyan sa bukid, kumpleto na. Sus, batamaan mo yung ano ma. Yan po ang sarap ng nagpa-farming. Kaya po sa mga ka-OFW ko, pagsikapan po ninyo makapagpundar kahit maliit na lupa lang. Para pag kayo'y nag-for good, ay meron kayong pagkakaabalahan. Napakalaki pong bagay niyan na kayo may munting farm na naipundar at kayo mismo ang magtatanim. Napakalaki pong ano yan. Malilibang ninyo yung sarili ninyo. Kaya po, lagi po niyong tatandaan, sa agrikultura po, may pera. May pera sa agrikultura. Ayan po. Andyan po kasi. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sa susunod po na ating video, abangan na lang po ninyo at mapapanood po ninyo kung ano pa ang pwedeng mangyari dyan sa ating farm. Siguro po, kung di pa ako makapag-upload o makapag-video sa susunod, mga pag-ani na lang po. O sige po, see you next video. Salamat po. O sige, ingat po ulit.